So, the ARC A700 series is yung first foray ng Intel dun sa discrete GPUs na ganitong power and sa ganitong market. And we will be reviewing it today. Is it the new 1080p GPU value king, or did Intel bite off more than they could chew? Malalaman natin. Sawa ka na ba sa unactivated Windows mo? Well, lucky you! Pinakabago mula sa cdkeyoffer.com. Windows 10 and Windows 11 activation codes. Legit, safe, at pinakamura. Madali lang umorder. Hanapin ang Windows version na gusto mo. Piliin ang preferred tape and pencil. Wala pang 5 minutes, nagsisigi ka na para sa Windows mo. Marami na kaming natulungan. Dati, sadong depressed ako. But now, I found the love of my life. Dati, aimless and walang purpose ang life ko. But now, I'm a world-class Zumba instructor. So, web developer ako and content creator for a YouTube channel. And ngayon, ganun pa rin ako pero activated na yung Windows ko. Kaya ako naghahanap ka ng legit, mura, at original software. Check out cdkoffer.com. Check out cdkoffer.com. Check out cdkoffer.com. Okay, so disclaimer lang, hindi siya galing from Intel. This isn't a sponsored review. This is, we borrowed this from a customer who bought from us, who graciously allowed us to benchmark it and review it. So, you know who you are, thank you. And review natin siya. So, ito yung specs, papakita na lang namin, pero magpo-focus lang tayo dun sa dalawa. First is that it is a 225-watt GPU and meron siyang 8GB na VRAM lang. It is powered by one 8-pin and one 6-pin PCIe power connector and no special adapters are needed. So with the pricing, yung it sits between yung 3050 and yung 6600 XT in terms of yung sa market share niya. So that means it's a modern 1080p GPU na makakapag-play ng AAA games. Hindi ka limited sa mga esports titles lang, pero hindi rin siya ganun ka super high performance. So, bago tayo dun sa performance, tignan muna natin aesthetics niya. So, itong ARC A750 na to, it is yung limited edition ng Intel. So, parang siyang yung founder's edition sa Nvidia, yung equivalent niya. Aesthetically, it is breathtaking. It's super subtle and wala siyang masyadong frills and whatever, pero it's very elegant. So, yung material nung sa harap niya and then dun sa backplate niya, it's encased na parang hindi siya totally flat na material. So, may parang mga curves siya. Tapos, it's very matte. So, lahat siya kulay black. Yung I.O. plate niya dito, black. Yung PCB niya mismo, black. Kahit yung fins nung heatsink niya, kulay black din. And of course, yung fans. So, ang hindi lang black sa kanya is yung branding, tapos may ganito. Tapos, yung mga trims niya, meron siyang metallic na reflective surface around yung perimeter niya. And also, yung napakaganda and very subtle lang ulit is yung glossy na parang black na border nung fans. So, it's very reminiscent of yung mga luxury sedans ng Audi. Very understated sila, hindi siya nagpapasikat, pero napakaganda ng itsura niya. Pero siyempre, wala naman tayo masyadong pakialam doon sa itsura niya. Nandun tayo, concerned doon sa performance niya. So, ito na yung main event. So, usually, kapag ako ay nagre-review, ang ginagawa ko, especially with, you know, high-power GPUs, lalagay natin yung GPU dun sa napakalakas na system din. So, for example, yung 4070 Ti and yung 4090 review natin, pinair natin siya dun sa then na pinakamalakas na CPU and setup, which is yung 13900K. Dito, ilalagay natin siya sa setup na that would make sense for a GPU of this caliber. Ito yung napapansin kasi namin sa mga YouTube reviews na ipe-pair ito sa 13900K or 12900K. So, syempre, magpe-perform siya ng napakaganda. Pero, napakaliit lang nung percentage ng mga tao na gagawin yung setup na yun. Kasi this is, for all intents and purposes, a mid-range budget na card. You wouldn't find this sa isang high-performance na talagang top-of-the-line na system. So, ang gagawin natin, ilalagay natin siya sa... Actually, system ko yung gagamitin. It is a 5600X na system, 16GB of DDR4 RAM lang, and then may NVMe na SSD. Ultimately, this is a GPU for mga budget-conscious na people na hindi naman din sila gustong malimit lang sa esports titles.
So, and performance is unexpectedly really strong. At 1080p, lahat ng mga latest or AAA games and at the highest settings, pero nga 1080p, it manages around 60 to 70 FPS sa normal na gameplay. So, yun nga, it includes yung mga latest na games like Hogwarts Legacy, Cyberpunk, Forspoken. So, ito, notorious sila for being unoptimized, pero still, ang ganda pa rin ng performance nung ARC A750. So of course, sa esports titles din, napakaganda ng performance niya. Lahat sila above 200, above 300 FPS. So wala siyang problema dun sa mga titles na yun, obviously. So doon sa AAA games na figures na nakita natin kanina, wala pa doon naka-enable na upscaling technology. So with this card, you can use dalawang upscaling technologies, yung AMD FSR or yung Intel na XESS. So, magpo-focus tayo dun sa XESS. So, para siyang DLSS din, in the sense na ang gagawin niya, smaller yung render resolution in-game, and then i-upscale niya using AI technology. Ang pinagkaiba niya is, yun nga, sa FSR, hindi siya gumagamit ng AI, and sa DLSS, hindi siya dependent sa hardware. So, actually, yung Intel XESS, pwede mo siyang gamitin kahit hindi ARC yung gamit mong GPU. So, ang ginamit nating test is yung Cyberpunk. At the very highest settings, at 1080p, it manages 54 frames per second sa benchmark. And then, around 60 dun sa like, normal na gameplay lang. Yun yung everything off. And then, we gain actually 30 FPS more kapag in-enable natin yung performance mode nung XESS na yun. So of course, that performance comes at a cost kasi as you go further dun sa settings ng XESS, padegrade din ng padegrade yung image quality. Kasi nga, yun nga, paliit ng paliit yung render resolution in-game. Ayun, pero ako, personally, up until dun sa balance, hindi masyadong halata yung blurriness or yung jaggedness ng image. Unless, of course, talagang hinahunt mo kung saan yung mga lalabas, yung mga imperfections na yun. So, normal gameplay, normal na talaga ini-enjoy mo lang yung sarili mo and not reviewing a card, hindi siya ganun ka-pangit or hindi naman siya ganun ka-detrimental dun sa experience. Yung performance, medyo dun na nagkakaroon ng, ayun nga, lahat ng edges halos talagang jagged na. Pero yun nga, makukuha mo yung mataas na FPS at around 84 FPS kahit naka-highest settings siya and even kahit mag-ray tracing siya. Yes, kaya mag-ray tracing nitong card na to, pero with the aid of upscaling technologies. With all of that, I can report din na maganda yung thermal performance niya. At dun sa mga highest na demanding na games and mga demanding na scenes, ang na-record lang namin is around more or less 86 degrees. So, hindi siya ganun kataas. And also, yung highest na wattage niya is 191 lang. So, dun sa 191 watts na yun, parang ang weird, no? Kasi nga, this is 225. Actually, nakaset siya out of the box na yung stock configuration niya is gagamit lang siya ng 190 watts. So, this actually gives us yung segue to talk about yung control panel niya. Yung control panel niya, it works the same as yung sa AMD, yung Adrenaline. So, everything is there na, may monitoring dun. You can record games, you can broadcast, and of course, you can monitor yung kanyang performance. And pwede mo rin i-tune yung performance niya dun. So, para siya halos afterburner din in that sense. So, pwede ka dun mag-overclock and then mag-set ng mga tamang voltages niya. So, dun din natin makikita yung setting para pataasin yung wattage niya up to 225. So, ang ganda ng performance niya sa gaming, no? Pero meron siyang mga parang Intel na specific na quirk. So, number one is, yun nga, kailangan mo na to reach yung mga figures na nakikuha namin kanina, kailangan mo ng rebar support, so resizable bar. So, kailangan mo ng greater than 10th gen Intel or greater than Ryzen 3000 series. So, yun, medyo parang ang weird na requirement nun. Pero, umaasa siya ng malaki in terms of performance dun sa resizable bar. And tapos, with a product this young, meron pa talaga siyang mga bugs. So, for example, nagkaroon ako ng difficulty testing it at 1440p. Kasi yung for some reason yung control panel niya is an overlay tapos nagkaka kung ano nung gulo, pero in terms of performance wala naman akong naging problems sa drivers. Pero yun nga, updates are rolling in ng madalas. Actually, nung nag-start ako mag-review nito, iba yung driver niya. And then, at the middle of the review, kailangan ko mag-download ng driver. So, kailangan ko ulitin lahat ng benchmarks
na ginawa ko. Kasi yun nga, parang gusto ko makita yung talagang pinaka-best na performance niya. And yung mga driver updates na yun, talagang mayroong mga performance increase kang makukuha. So, isa pa is yung meron siyang AV1 encode and decode. So, actually, na-test namin to na it's very comparable dun sa NVENC in terms of, kasi nag-stream din ako ng games, pero syempre like private lang. Pero na-note nga namin na una, mabilis siya, malinaw siya, and hindi halata yung parang mga artifacts dun sa stream. And also, wala siyang performance effect or like negative na effect na while you're gaming and rendering at the same time or streaming at the same time. Okay, so that's gaming performance. So, and I can say na this is a really good gaming GPU. Pero hindi naman tayo lahat pang gaming lang. Punta tayo sa productivity. So ngayon, dito na nagkakaroon ng problems. Or at least I did. So dun sa mga productivity benchmarks natin, ang ginawa natin is Blender, also Premiere Pro, DaVinci Resolve, and yung Blackmagic Corona Test. Isa lang yung hindi nag-crash dun. So sa Blender, hindi niya ma-load yung render benchmark test file without crashing. Also, dun din sa Blackmagic Raw na speed test, hindi rin, for some reason, hindi sila magkasundo nung DaVinci Resolve and nung Blackmagic dito sa driver nito. Pero eventually, with tweaks and mga research din, we did figure out kung ano yung nangyari, and heto na yung benchmark results. Speaking of performance lang, it's very comparable dun sa NVIDIA equivalent niya na GPUs. Medyo may talagang mataas na advantage lang yung NVIDIA sa rendering kasi mayroong optics and CUDA yung NVIDIA. So meron din naman na equivalent API yung Intel for 3D rendering, and that is yung One API. Pero yun nga, that is a relatively new technology. This would work if, for example, gamer ka and then meron kang rendering on the side. Pero kung nakasalalay dito yung sahod mo and yung livelihood mo, I wouldn't recommend this as solely a rendering GPU or like GPU para sa like workstation. Hindi naman siya dahil incapable siya na card. Yung performance niya actually maganda and very comparable, and it trades punches with NVIDIA talaga. Yun nga lang, medyo paling pa rin yung drivers niya when it comes to productivity. As far as we're aware, wala sila nung parang dedicated na studio drivers yung parang ginagawa ng NVIDIA. So maybe in the future, maglalabas sila ng ganun where mas marami siyang compatibilities with productivity applications. Pero for now, at least sa experience namin, hindi pa siya magandang maging workstation GPU. So in conclusion, kung purely gaming lang, this is a really good card. Marerecommend ko siya na talagang maging alternative or actually kahit replacement nga do sa current na 1080p card of choice, which is yung 3060. It's very comparable in terms of performance, pero ang mura niya. Kung nandun ka sa market na yon, you're looking for something na makakapag-play ng AAA games, pero hindi ka naman like talagang performance hungry yung kailangan 144fps tapos 4K yung gusto mong resolution. Kung 1080p lang tapos gusto mo lang talaga mag AAA games, gusto mo nang mag-escape dun sa Dota 2 hell na nasan ka ngayon. This is a very good parang entry level dun sa AAA world. Actually, nakapag-test din kami sa 1440p. And while hindi siya sobrang ganda in terms of like, you know, solid na 60fps all throughout, it's still a very capable card kahit 1440p. So kung nga, kung tight yung budget mo, pure na gaming lang yung kailangan mo sa kanya, this is a highly recommended card. Napaka-surprising na ang ganda ng performance niya. And yung mga drivers, maraming ang nagkakaroon ng parang horror stories from before na ang pangit ng driver performance niya. Pero ngayon, we're happy to report na sa gaming, wala siyang problema at all. And it just keeps getting better. So buy this kung mid-range 1080p yung hinahanap mong gaming experience. This is a really highly recommended card. Thanks for watching.